Di ba po? Ganon katindi yun, yung pahayag na yun. At nung kinabukasan nga, di ba, aming kinabukasan, ano, sinabi niya yung tambaloslos. Merong mga nag-iambisyon, ika nga. Di ba? Nung iisipin mo at i-decipher mo yung kanyang sinabi, sino kaya yung ambisyoso? Kung iisipin mo, bakit? Pwede bang si Speaker Romualdez yun? Bakit ambisyoso? Speaker na siya. Wala naman na siyang iaano. Pero tandaan ninyo, ito ay maaaring tinutukoy yung susunod na termino na nag-aambisyon. May nag-aambisyon sa susunod na termino. Kaya gustong hawakan yung anim na taon sa Kongreso. Usually, okay? Usually nagkakaroon talaga ng term sharing yan sa Kongreso. Pero this time, mukhang walang magaganap na term sharing at mukha talagang babukawin ang lahat para ma-retain sa kapangyarihan ang mga Marcos. Ibig sabihin, Romualdez all throughout the six years. You know why? Kasi napaka-importante na ikaw ang speaker, hawak mo ang budget ng Pilipinas. Kontrolado mo saan mapupunta ang budget. Huwag na ho tayong maglokohan, mga kababayan. Ang asawa niya nasa isang party list din. Mga kaibigan nila nasa party list din. Hindi ko na lang papangalanan yung networking na ginawang party list. Tangin ng yan, bullshit. Sorry ah, pero networking ka tapos bigla kang naging party list. Ano yan, pinagtatanggol mo mga networker? Ang laking katarantaduhan nun. Pasensya na. Pero huwag nyo kaming gaguhin. Ngayon, since gusto nyo hawakan ang buong budget ng Pilipinas sa anim na taon para kontrolado nyo saan yung mga tupad project. Yan yung mga ginagamit dyan eh. Diba? Yan yung mga ginagamit na pondo dyan. Mga proyekto kung saan kayo kukuha ng boto. Maaari na yun ang padinig o parinig ni Vice President Sara Duterte. Yung ambisyon na tumakbong susunod na pangulo sa 2028. Ito to. Ito lang ha. Kasi una-una, I don't think may pangarap pa si Gloria na maging speaker. You know why? Kasi sabi nga nung iba, hindi niya na kailangan maging speaker dahil yung kaalyado naman niyang si VP Sara Duterte, vice president naman. Hindi niya kailangan maging speaker dahil given na eh. Romualdez will be forever speaker of the house. Alam naman natin kung gaano kabuakaw ang pamilya nila eh. Ng pamilya Marcos, pamilya na ni Mamsi. Alam natin kung gaano nila gustong kamkamin ang lahat ng control. Alam na natin yan. Huwag na natin ipagkaila yan. So, I don't think sa talino ni GMA, susubukan niya pang agawin ang trono. Tandaan ninyo, sasabihin ng iba, di ba merong record na inagaw ni GMA ang trono ni Pantaleon Alvarez at ang tumulong sa kanya ay si Sara Duterte, according to the father, na si President Rodrigo Roa Duterte? Yes, but don't ever forget. Kaya pinatalsik ni Sara Duterte yung si Pantaleon Alvarez. Oh, ayaw man aminin ni Sara Duterte yon. The reason why pinatalsik yun, it's because may sinabi si Alvarez na hindi nagustuhan ni Sara Duterte. Ano po yun? Yung salitang kaya niyang i-impeach si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon na-trigger si Madam Vice President. Sa madaling salita po, pinatunayan niyang, ganun, malakas ka, o sige, sipa ka. That's the only thing. And I don't think Romualdez said something
para ma-trigger si BP Sara Duterte. So ano ibig lamang sabihin nun? The ambition na natambolos-los does not apply sa pagiging speaker. It's more on sa 2028. Kung sino yung may ambisyon na yun. Okay? And we all know na written na in history, kahit ngayon palang kaaga, di ba, na nagpaubaya lang si Vice President Sara Duterte kay Marcos sa President. At nakalagay na sa history na talagang wala nang ibang tatakbo sa 2028 kung hindi si Sara Duterte. Wala na siyang ibang tatakbuhan eh. Kung hindi yung mas mataas na posisyon. Di ba? So, ang punto ko dito, etong sigalot na nangyari, etong gulo na nangyari dito sa kamera, masasabi ba nating kagagawan o may napraning at ang napraning ay si Speaker Romualdez? O baka naman may bumulong sa kanyang Insan yung posisyon, baka mawala. Hindi. Kayo na lang ang magsabi, okay? Si Romualdez ba o si Mamshi ang napraning? Oh, habang pinanunod natin to news, sagot kayo ha. Sino sa tingin ninyo ang napraning doon sa dalawa? Pasok. Kudita sa kamera. Walang kinalaman ng First Lady GMA. Walang kinalaman ng First Lady GMA ang nagsabi, okay? Sabi niya, "I am sorry." Hindi. May truly pala. Kala ko naulit eh. "I am truly sorry." Yung dati ha, naalala niyo na nag-sorry si GMA noon, ngayon truly. May truly. So ibig sabihin mas sorry siya ngayon kaysa dati. "I am truly sorry that she should even be dragged into this political fantasy of a house coup. It is disrespectful to her and to her intelligence. Whoever is spreading these pathetic rumors that are the ones duping the Filipino people, they should now move on to the serious business of making positive contributions to national progress." Eto. Ito yung balita na di umano patungkol kay First Lady. Nakasabwat daw ang First Lady doon sa attempt niyang kuhanin ang speakership sa kamera ni GMA. Okay? Well, meron pong ano eh. Meron pong mga angulo dito. Ha? Bisitain muna natin yung iba't ibang angulo at ipapaliwanag ko kung ano yung angulong tingin ko. Isang angulo ay meron nagpapakalat na may go signal. Ito yung given na angulo na may go signal ang First Lady na magkaroon ng kudeta dito sa speakership. Pangalawang angulo ay paano ko sasabihin to? Tanim angulo. Parang meron na nagpapakalat ng maling angulo. Ha? So hindi ko sinasabing mali, ito yung tamang angulo, okay? Pero may ito yung angulo na sa tingin ko ang nangyari. May nagpapakalat na si First Lady ay kasabwat dito sa pagpapatanggal kay speakership. Pero hindi ito para siraan si First Lady. Ito ay parang iligaw ang sitwasyon. Bakit?
Again, dalawa yan. Ha? Yung una, totoo na may nagpapakalat galing sa kalaban. Pangalawa, tinaniman ng ibang anggulo para yung tao magalit at magkaisa laban doon sa nagpapakalat ng balitang yan na sa tingin ko ang tinutukoy ay kampo ng dilawan. Yan ha, ay isang anggulo lang. So hindi natin alam kung ano ang totoong anggulo dyan. Nauunawaan po. Pero ako, mas panig ako, mas tingin ko ang anggulo dyan ay ito ay pakalat ng kasabwat. Ibig sabihin, tanim anggulo. Bakit? Kasi gusto nilang, possibly, gusto nilang iligaw ang sitwasyon para ididikit na naman saan? Dilawan. Okay? Bibirahin na naman nila yung dilawan. Kasi ganyan ang strategy na nakikita ko. Lagi ang attack nila sa dilawan. Para ano? Intact ang pula. Intact ang unity. Kita nyo na? Kita nyo na? Talagang itong dilawan. Isipin mo, pagbintangan pa ang First Lady para sirain at ikudita ang speakership, eh alam naman natin kung anong kulay nun. So kumbaga, para sisihin ng taong bayan ang dilaw. Para mawala tayo doon sa focus na may lamat ang unity. So ang tao, pag ikaw ay hindi nag-iisip, especially panatiko ka, pag narinig mo yung ganitong balita, anong una mong reaction? Isipin natin na hindi ikaw yung taong nag-iisip. Ikaw yung taong panatiko. Ikaw yung taong gullible. Kung anong marinig mo sa balita, wala ka nang iisipin. Nabasa mo yan. Loko-loko tong mga dilawan. Kalaban yan talaga. Alam mo, talagang dapat magkaisa tayo. Dapat ayusin natin to. Kung hindi, makakapasok ang dilawan. Yan yung pag naririnig ko, lalo na sa isang politiko. Sabi ko, niloloko nito taong bayan. Niloloko nyo. Again, papasukin ko ulit yung sinasabi. This is not about red versus yellow. Ito yung mga tao na ayaw sa ginagawa at tingin ng marami mali ang ginagawa ng administrasyon patungkol sa EDCA, sa Maharlika Fund, sa smuggling, sa pag-aangkat, sa pangakong hindi natutupad, sa biyahe ng biyahe, sa injustice tungkol dyan sa DOJ. May mga taong ganun na hindi bilong sa yellow. Ito lagi ko pinaano, kaya pag itong mga ito, naging nakafocus sa yellow, binobola nila yung mga taong gullible. Maybe, intentionally or unintentionally, pero pangit, nililigaw eh. Pero pag matalinong tao, tapos gano'n ang attack, alam naman nilang hindi kalaban ng dilaw. Kasi alam na nila, wala nang mananalo sa dilaw eh. Naman, walang politiko na naniniwala may lakas pa dilaw. Sa eleksyon ha. At alam naman natin, may kakampi ang dilaw sa mga pula. So wala talagang away ng pula at dilaw. Gawa-gawa yung awat ng away ng pula at dilaw. Tapos na po yun. Yung pumasok itong administrasyon na ito, tapos na yun. Yun. Josie Ima, diversionary tactics yung ginagawa. Kaya nung unang pagkita ko rito, sino naman ang loko-loko magsasabi
Ha? Na-involve ang first lady ng kudita sa kamara. Iloko-loko lang ang magsasabi niyan. Una, si first lady, pag ginusto niyan, walang kudi-kudita. Sasabihan niya lang yan, lumayas ka dyan. Sabihin mo, busy ka, hindi mo magawa. Maglalagay ako dyan. Ganyan ka-powerful yan. Anong kudi-kudita? Ilan nang nangyaring ganyan? Secretary, tanggal. Kung ano-anong rason, kulang sa oras, may kailangan gawin sa pamilya, kailangan alagaan ng health. Naman, panati ko lang ang mabobola niyan. Yang ganyang pamara. Hindi kailangan ng first lady ng kudeta. Isang salita lang yan, may uupo dyan. May na ba signal ko? O, sabi ni Wasali, ano ba kayo? Siyempre kay Tebes na naman bagsak niyan. Oo, sisisiin nila si Tebes. O kaya si Bantag. So pag ang datingan talaga sa akin nito, ay nagpapakalat sila ng sarili, kunwaring ano. Magalit yung tao. Anong pa-effect niyan? Paawa effect na naman. Ano? Oo nga. Di ba? Kesa pumanig tayo sa dilawan, gusto man natin or hindi, mas lalo tayong kawawa pag nakapasok ang dilawan. Makikooperate na lang tayo sa pula kahit na tingin natin mali yung EDCA, tingin natin mali yung smuggling, tingin natin mali yung angkat-angkat na yan. Yung Maharlika fan, bakit minamadali? O, diba? Oo na lang tayo. Huwag na tayo kumontra. Kasi dilawang ka eh. Ang kalalabasan mo. O, lesser evil nga naman. Kesa mapasukan tayo ng dilaw, kawawa lalo. O, diba? Nililigaw ang tao. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, ha?